Musta talaga? Welcome po sa inyong lahat. Ako po muli si Chad and I will be your guide. Okay po, sa vlog po na to, ang pag-uusapan natin ay yung mga bonus na dapat mong malaman, bonus na dapat mong applyan. If ever po na, na-apply nyo na po yung mga bonus po na aking tatalakayin po ngayon, bibigyan naman po kita ng mga update. Ito po yung bonus vacancy 2021, ready to the emergenza, yung pong Casa Integrazione, may bonus ba talagang 500 na matatanggap? Yung tungkol naman po sa cashback, bibigyan ko kayo ng update kasi maraming mga medyo hindi malinaw daw na mga bagay. And then, yun namang bonus pesa, yun po ba i-confirm na talaga, matutuloy na ba? And then, yung pong ready to di cittadinanza / pensione di cittadinanza. Ngayon po, halimbawa na nanonood po kayo sa inyong telepono o kaya naman nanonood ka dun sa tablet kasi baka dun mo nakakita sa ibang mga social media, may nag-share sa iyo nung link ng aking pong vlog. Baka dyan ka nanonood, pa-check muna po dito po sa bandang taas. Baka po nakikita nyo pa dyan si Open Up. Paklik muna po kay Open Up. Yan po ay tulong nyo na po sa akin bago po kayo magtuloy-tuloy ng panonood. Salamat po. Kung ito ang yung first time na mapadpad dito po sa aking channel, makapunod ng aking video, welcome po sa iyo at sana po ay mag-subscribe ka sa aking channel. I-hit mo din yung notification bell para magiging updated ka. Para sa ganun ay may mga video ka na mapanood kung saan ay maaaring magbigay sa'yo ng impormasyon makatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Okay, umpisahan na po natin. Una natin talakayin yung bonus vacancy. Baka po narinig nyo na totoo po na ito po ay nagkaroon ng proroga. Di po ba yung original na application nito mula noong July 1 hanggang December 31, 2020? So, ibig sabihin, hanggang ngayon po, kung halimbawa hindi ka pa nakapag-apply, meron ka pang tempo na makapag-apply po ng bonus vacancy. Saan ito a-apply yan? Doon po sa app na iyo, yung IO. Doon po kayo mag-a-apply. Kailangan ang isi mo ay hindi tataas ng 40,000. Ngayon, para doon sa iba pang mga detalye, halimbawa kung paano mo mag-apply nito, ano ba yung iba pang mga requirements, saan ba yung pwedeng gamitin, etc. etc. Hanapin mo lang po yung pong aking mga vlog tungkol sa bonus vacancy. I-stock mo lang yung aking pong channel. Makikita nyo po yan para mas maging malinaw kung sakaling hindi ka pa nakapag-apply ng bonus vacancy. Pero kung sakali na nag-apply ka na dati at nabigyan ka na, hindi ka na po pwede ulit mag-apply. Ano po, kung nagamit mo na yan, di salamat na po. Ano po, ngayon kung halimbawa nag-apply ka, pero hindi mo pa nagamit kasi baka nung start, hindi ka lumabas. Di lalo na ngayon, mas mahirap na umalis. Ano po, dahil dito sa sitwasyon natin dito sa Italy. Ngayon po, ang original na iskadensa niyan ay December 31, 2020. Ngayon po, nagkaroon ng proroga, pwede mo na siyang gamitin hanggang June 30, 2021. So, may additional na 6 months. So, kung halimbawa na hindi mo siya nagamit, pwede mo na hindi mo na siya gamitin and then pag okay na lahat at may tempo ka na, may budget ka na para magbakasyon, ay di saka mo po gamitin. Okay, sunod naman po natin pag-uusapan ay yung ready to the emergenza. Yan po ay kasama doon sa Dekreto Cura Italia na kung saan pwede ka makatanggap ng bonus ng 400 euro hanggang 800 euro. Ano po? Yan po ay 2 buwan ang ibinibigay po nila. Yan pong bonus po na yan ay para lamang sa mga laboratory dependente. Ano po, kaya kung ikaw ay golf, hindi ka po pwedeng mag-apply niyan. Nagkaroon po ito ng proroga, ano po, noong September 15 hanggang October 15. Yan po yung applyan, ano po. Kasi kung nag-apply ka nung una, nung sa Dekreto Cura Italia at ikaw ay naaprobahan, kailangan mo pa rin mag-apply doon. Ano po, ngayon dito sa Dekreto Restore, nagkaroon ulit ng proroga. Ano po, additional 2 months ulit ang ibibigay po nila para sa buwan ng November at saka ng December. Pero ang kaibahan po nito, kung ikaw ay nag-apply noong unang proroga, noong September hanggang October, at ikaw ay naaprobahan, hindi mo na kailangang mag-apply ulit ngayon. Automatic, kung nabigyan ka doon sa padalong proroga, ngayon ay mabibigyan ka ulit ng November at saka ng December. Pero halimbawa, nag-apply ko nung unang proroga, tapos hindi ka na-aprobahan, pwede ka rin namang mag-apply ulit ngayon. Kaso lang po, malamang sa malamang ay baka hindi rin po ma-aprobahan. Kasi yun din po ang magiging basis nila sa pag-i-evaluate kung sino ba ang bibigyan nitong REM. So halimbawa po, hindi ka nakapag-apply nung una. Hindi yung unang proroga, hindi ka pa rin nakapag-apply. Pero ngayon ay ikaw ay qualified na. So ang application po niyan ay mula ngayong November 10 hanggang November 30. Ang application po ay pwede sa sito ni IMPS
o kaya naman hingi kayo ng assistance sa mga CAF at patronato. Ngayon po, maraming mga details siya, maraming mga dokumento, maraming mga dapat na isalang-alang, ano po, kung qualified ka o hindi. Para malaman mo po yun, may mga vlogs din po ako tungkol sa Ready to the Emergenza. I-check nyo lang po yan, panoorin nyo po, para po mas maging malinos din sa inyo. At update po ha, ito pong padalawang proroga, sabi nila ay 2 months ang ibibigay. Ano po, November at saka December. Pero ayon po sa ating nalaman, malamang po na by January, magkakaroon po ulit ng isa pang additional na buwan kung saan pwede ka ulit makatanggap ng Ready to the Emergenza. Take note po ha, ito pong REM, hindi po yan compatible sa Ready to the Cittadinanza. Ano po? So, ibig sabihin, isa lang dapat doon ang iyo pong applyan at ang iyong matatanggap. Kung meron ka ng REM, hindi ka na pwede sa RDC. And vice versa. Ano po? At halimbawa naman, nagkaroon ng problema. Halimbawa ay nitong mga October, bago lumabas yung pangalawang proroga ng REM, ay nag-apply ka ng Ready to the Cittadinanza. Tapos na-aprobahan ka. Ay, tapos nakakuha ka ng REM noong unang proroga, di baka mabibigyan ka rin. Iba paano yun? Hindi naman sila compatible. So, kailangan po makipag-communicate po kayo sa IMSS para pipiliin nyo lang doon kung alimbang yung tatanggapin. Kasi kung REM ang ibibigay sa inyo, mapuputol yung inyong RDC. Kung RDC naman ang inyong kukunin, yung REM, hindi nyo na po makukuha. Ano po? Kasi baka makuha ninyo pareho, and then, dadating ng panahon, più avanti, baka naman sisingilin din sa inyo yung mga natanggap nyo na hindi nyo naman pala dapat natanggap. E di, magbabayad po kayo. Ano po? Kaya dapat ay maging maingat din po tayo dyan. Okay, patatlo naman ay yung tungkol sa Sustenyo Arredito. Ito po ay yung ayuto na binibigay dito po sa Community Milano. Ano po? Last year, nagbigay po sila niyan at hanggang ngayon, yung iba, naghihintay pa rin, kasama po kami dyan, naghihintay pa rin na makatanggap po nitong ayuto na to. Pero masakit mo bang tanggapin ay mukhang hindi na po tayo mabibigyan. Ano po? Kasi meron na ulit lumabas para sa taon po nito. At ang start po ng application po niya ay noong nakaraang November 18 at matatapos po ng December 16, 2020. Ang application po niyan ay doon po sa sito ni Community Milano kung saan ay maaari kang makakuha pag ikaw ay naaprobahan, 2,000 euros po ang ibibigay. Ano po? Dalawang rate. Twice po yung ibibigay at may pagitan na 6 months. At doon yan ibibigay o ilalagay doon sa iyong IBAN na ilalagay mo sa iyong application. Ngayon po, asal nyo namang maaaring itanong ay ano naman ang mga requirements para makapag-apply. Una po, kailangan residente ka na dito sa Comune di Milano ng at least 1 year na. So, ibig sabihin, pumula noong November 18, 2019 hanggang ngayon, dapat ikaw ay residente dito sa Comune di Milano. Dapat din, wala kang natatanggap na ibang ayuto mula dito sa Comune di Milano at hindi rin ito compatible sa RDC. Okay po? At dapat, ang ISE, ang maximum, hindi ka dapat lalampas ng 6,000. Ngayon po, meron po nagtatanong na bakit na-aprobahan naman pero hindi nabibigyan ng pera. Ano po? Kasi po, sa Comune di Milano, yung Sustenyo Arredito, ay yan din po ay point system. Ngayon po, ibibigay ko po sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung mga factors para maging mataas ang inyong points para pagkakanyang aprobahan, sigurado kayo ay makakatanggap. Una na po dyan, halimbawa, yung nucleo familiare ay halimbawa ay single parent lamang. Ano po? Nag-iisa yung magulang. 3 points agad po yun. Siyempre po, dapat mababa ang iyong ISE. Pagbaba ng iyong ISE, mas malaki ang points na iyo pong makukuha. Ganun din, halimbawa, meron kang kasama doon sa iyong pamilya, sa nucleo familiare na merong invalidita na hanggang 73%. O kaya ay mas mataas pa. Ang edad na ay 60 years old o kaya naman ay mas mataas pa po doon. Yung isa pa na factor ay pag halimbawa ay sa isang pamilya may kasama na disokupato o kaya naman may trabaho pero yung kontrato niya ay tempo determinato lang, aprendistato, maraming minore doon sa iyong pamilya at saka siyempre pag maraming members ang pamilya, ay di mas mataas po ang points na makukuha. Okay po, sana po ay malino po yan sa inyo. Ano po? Ngayon, number 4 naman tayo na bonus sa pag-uusapan natin, yung nabalita na magkakaroon daw ng bonus kung ikaw ay nakakasa integrasyone. Totoo po ba yun? Ang sabi po kasi nila, yung mga nagtatrabaho na ang kanilang kumpanya ay nakakasa integrasyone ng at least 8 months, ay makakatanggap daw ng bonus na 500 euro. Pero ang pinangyarihan po, yung po pala ay proposal lamang,
at hindi po nagkaroon ng bearing, ano po, kumbaga hindi natuloy. So ngayon po ay intayin na lang po natin at sana we hope na magkatotoo yan para yung mga nakakasintegrasyon nalilate na nga yung mga dating ng kanilang pera, di sana po ay makakuha din ng bonus. Kumbaga ng 13 month para doon sa Casa Integrazione. Okay, sunod naman po natin pag-usapan ay yung tungkol doon sa cashback. Ano po, gumawa lang po ako ng vlog nito ng isang araw at medyo maraming mga tanong yung iba po nating mga kababayan. Lalo na po linawin natin yung tungkol doon sa month ng December. Kasi may mga nagsasabi na, hindi naman ako makakagastos ng 1,500 euro sa isang buwan lamang sa December, di po ba? Sabi nila, yan yan mayata para lang sa mayayaman yung bonus po na yan. Ngayon, hindi po. Kasi po, ang sabi po kasi, doon sa month ng December, basta ikaw ay magkaroon lamang ng 10 na transactions doon sa buwan na yon, regardless kung makaabot ka ba ng 1,500 o hindi, makakatanggap ka ng reimburso na 10% nung total na nabili mo ng buwan na yon. Basta kailangan lang ay makasampu ka. Ngayon, kung makaka 1,500 ka, hindi 150 ang iyong makukuha. Ano po? Pero hindi kailangan, huwag mong pipilitin na ikaw ay makakagastos ng 1,500. Ano po? Basta, importante, 10 transaksyon, meron kang 10% doon na reimburso. Tinatanong din po nila, ilan ba ang pwedeng i-register na karta de kredito o kaya ibang kumat? Pwede pong madami kasi nasabi naman po ay 1 or more. Ano po? At hindi po ito kailangang applyan. Ang dapat natin gawin dito ay mag-register. Ano po? Ire-register natin yung ating mga detalye at saka yung ating mga karta de kredito o kaya ibang kumat na gagamitin. Halimbawa, sa pamilya nyo kayo may dalawa, may tatlo, magkakaiba kayong ginagamit, i-register nyo yung lahat doon. Ano po? Para every transaction na gagamitin doon sa mga nakaregister na karta de kredito o kaya bankomat ay yun po ay matitrace at ma-account nila para po mapapagsama-sama po nila yun. Ano po? Ang iba po nagtatanong, yan po ba ay dyan lang sa Milano? Hindi po, ito po ay buong Italia. Ano po? Lahat po tayo dito sa Italy pwede pong mag-avail po ng ayuto po na yan. Ngayon po, maraming tatanong kung saan ba dapat na gamitin, ano ba dapat nabilhin. Basta gamitin nyo po yung inyong karta de kredito. Tsaka yung mga bankomat ninyo na nakaregister po doon. Bawa'y magkakape ka, bibili ka ng brioche, may merienda ka lamang. Basta gamitin nyo po na gamitin yun doon at sila na po ang bahalang magkwenta. Ano po? Ngayon, pagdating naman ng January 1, 2021, doon na po papasok yung 15 na transactions na within 6 months. Ano po? Yun lang po ang nilinaw ngayon sa inyo ay para sa buwan ng December. Meron pa po tayong dalawang bonus na pag-uusapan ha, at ako po ay nagpapasalamat na sa iyo, nagpapasalamat na ako sa inyo dahil hanggang ngayon, nandyan ka pa rin, nanonood ka pa rin. Ano po, sana po patuloy mo suportahan ang aking pong channel sa pamamagitan ng, halimbawa may makita ka po na ads, sana po huwag kang mag-skip. Ano po, yun po ay malaking tulong nyo para po sa akin para maipagpatuloy ko po ang paggagawa ng mga ganitong video. Salamat po ng marami po sa inyo. Ngayon, doon naman tayo sa bonus espesa. Ano po, ito po yung napabalita, nagawa ko na rin vlog nung isang araw. Kinukonfirm ko po sa inyo na ito po ay official na. Ano po, tuloy na po muli ang pagbibigay ng mga bonus espesa sa iba't ibang mga komune. So ang ating pong dapat na gawin ngayon, hintayin lang po natin yung mga announcement ng bawat komune kung paano ba makakapag-apply niyan. More or less, gaya ng aking nasabi, ay magiging siguro ay ganun din kung paano yung mga process, yung mga application dati, malamang ay ganun din po ang gagawin po ngayon. Okay, last naman po ay tungkol dun sa Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza. Yun po ay isang ayuto na pinamimigay po ng gobyerno na nag-start po yan noong March 6, 2019. Ito po yung tulong na sa loob ng 18 months ay may matatanggap ka na tulong buwan-buwan. Kung halimbawa na ikaw ay nag-aafito at ikaw ay nakapag-apply doon sa Pensione di Cittadinanza, ang ibibigay sa iyo ay 150 euro a month. Kung ikaw naman ay doon sa Reddito di Cittadinanza, 280 naman a month. Okay po. Kung halimbawa naman na ikaw ay nagmumutuo, ano po, yung bahay mo, naka-fix po yan, RDC o kaya PDC, 150 euro po ang inyong matatanggap for 18 months po. Ano naman ang mga requirements at qualifications para po dito sa RDC / PDC? Unang-una po, kailangan either ikaw ay mga cittadinanza italiana o kaya naman ay dapat meron kang karta sojourno. At the same time, dapat din 10 taon ka nang may residensya dito sa Italia. At yung last 2 years doon dapat ay continuous.
hindi na putol dapat ang iyong residensa. Yung pong document na vital po dito sa bonds po na to para po kayo maaprobahan ay yung EZ. Dapat po ay hindi ka lalampas sa 9,360. At yung ready to mo naman, dapat hindi ka naman lalampas ng 20,000. Yun po yung ready to ng pamilya ha. At the same time, yung patrimonyo imobiliare dapat ay hanggang 30,000. Yun naman patrimonyo mobiliare ay dapat ay 6,000 o kaya naman ay hanggang 10,000. Yun po kasing 6,000 hanggang 10,000 ay nakadepende po yan kung ilan ang miyembro ng iyong nucleo familiare. Siyempre po, kung merong qualified, meron din namang hindi po pwede mag-apply. Una na, kung ikaw ay minore, kung nakatanggap ka ng reddito di emergenza, o kaya may nakatanggap ka ng sustenyo or reddito, hindi ka po pwede mag-apply. Ganun din, kung halimbawa naman ikaw ay 65 years old pataas, hindi na RDC ang applyan mo, kundi pensione di cittadinanza. Pero kung ikaw naman po ay nakakatanggap ng disokupasyone o kaya nung indinita NASPI, pwede ka pong mag-apply ng RDC. Saan po dapat mag-apply? Sa sito po ni IMPS. O kaya naman, hingi kayo ng assistance sa CAF o kaya naman ay sa patronato. Kung kayo naman ay nag-apply na at kayo ay naaprobahan, makakatanggap kayo ng email galing kay IMPS. Kasi sasabihin nila doon kung saan nyo iriritiro ng posta. Minsan ay kahit saan posta o kaya naman ay i-specify nila kung saan bang posta kayo dapat pumunta para maritiro nyo yung karta. Kasi po yan ay may kartang ibibigay sa inyo na kung saan yung karta po na yun, yun ang kakargahan nila every month. 18 months po yun, ano po, nakakargahan nila. Ngayon, halimbawa, dumating na doon sa punto na matatapos mo na po yung 18 months, pwede ka po ulit mag-renew. Ano po, kaso lamang may interval na 1 month bago ka ulit makapag-renew. At saka i-interviewin ka pa kung halimbawa ay saan mo ba ginagastos yung tulong na natatanggap mo, yun po ang mga gagawin po nila. Pagka-renewal. Pero kung PDC naman ang iyong in-applyan at natapos na yung 18 months, automatic na po yan na magre-renew ng kanya. Hindi mo na kailangang applyan ulit. Basta kailangan lang ay ikaw ay qualified pa rin doon sa mga requirements at saka sa qualifications. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang scenario kasi maraming mga nagre-react na nadi-delay daw yung natatanggap nila every month. Kasi po, ang isa sa factor na nadi-delay yan kasi dapat yung easy mo ay dapat laging bago. Bakit? Anong ibig po sabihin? Halimbawa, nag-apply ka ngayon, nakatanggap ka, na-aprobahan ka ng December, and then pagdating ng January 2021 na po yon, ibig sabihin, iba na yung easy mo dapat. So dapat, magpagawa ka na agad ng easy, okay? At siguraduhin mo lamang na ikaw ay qualified pa din. Submit mo yan sa IMS para makita nila na ikaw ay qualified pa din. Para dire-diretso yung iyong tulong na matatanggap. Kasi kung hindi ka magpaprocess agad ng ISE, talagang madi-delay yung iyong pagtanggap po ng tulong every month. Pero kung halimbawa naman, nagpagawa ka ng ISE, tapos itumaas na yung iyong ISE, ano po, hindi ka na na-qualify, automatic naman, mapuputol na yung iyong RDC. That's all po sa vlog po na to. At baka naman, baka naman po hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel. Sana po mag-subscribe ka na, i-hit mo na rin yung notification bell para every time na ako'y mag-upload ng mga bagong video, magiging updated ka agad, malalaman mo po agad yung mga impormasyon na maaaring makatulong po sa iyo. Please also visit, like, and follow my Facebook page, Chad Will Guide. At ang aking po lagi rin request, sana po ay malike nyo ang aking po mga videos kasi makakatulong po yan sa akin. Ganun din po, sana ay pa-share din po. Ano po, simple lang naman po ang pag-share. I-click nyo lang yun po yung share and then isend nyo sa mga Facebook friends po ninyo, sa inyo pong mga instant messaging para po malaman din po ng iba. At yun po ay malaking tulong din po sa akin. Kung halimbawa po na meron kang question, meron kang clarification, mag-comment ka lang sa baba. Okay po? At sana, lagi nyo pong gamitin yung hashtag #ChowragaMustanaga. Questo è tutto. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!